Esther was a young Jewish woman. She was born into a broken family. She was a minority in an oppressive society. The odds were against her right from the start. But almost overnight, Esther went from rags to riches, from poverty to the palace. And she became the wife of King Xerxes I, making her one of the most powerful women in history. Irony seems to fill the pages of the Book of Esther. Just as Persia has unknowingly crowned a Jewish queen, the king's vizier, a man named Haman, is plotting a diabolical scheme to exterminate the Jewish race through a bloody massacre. There is only one Jew in the land who is in a position to intervene on behalf of her people. It's Esther. But it seems as though the pleasures of the palace had begun to intoxicate her. She begins to struggle with what course of action to take. As Esther looked around at the beautiful palace that was now her home, with its luxuries, pleasures, conveniences, and the wealth she had come to enjoy, it must have been difficult for her to imagine throwing it all away in some misguided attempt at heroism. She knew that taking this matter to the king would force her to risk everything she had, including her very life. Perhaps a more subtle approach would be best. Maybe she should just lie low for a while and wait to see how things would play out. Perhaps at some point she would have an opportunity to put in a good word for the Jews without jeopardizing herself. After all, what good would she be to anyone if she were dead? But Mordecai, Esther's cousin, sensing her internal struggle, sent her this message: "Do not flatter yourself that you shall escape in the king's palace any more than all the other Jews. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from elsewhere. But you and your father's house will perish. And who knows but that you have come to the kingdom for such a time as this." Nalaman itong lesson na ito, mga kapatid. Lagi po ako na-inspire na mag-aral ng Biblia dahil na-realize ko na ayun palang alam ko, hindi pa pala yun. Ito pala ay surface pa lang. At may mas yaman pang kayang ibigay ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Itong Bible na ito na ating binabasa araw-araw, ito ay napakasarap namnamin, kainin, at araw-araw meron tayong bagong sustansya na makukuha, mga kapatid. At sa hapon na ito, ay kung dalhin sa inyo ang mensahe ng Panginoon na nagsasabing, "If you go in, you win. If you go in, you win. If you go into the throne room of the King, there's victory. There's victory." Hallelujah. At alam ko kung kalaban ko ang oras, pero hayaan po natin na maikwento ko sa inyo ng mabilis at maayos ang kwento ito, mga kapatid. The story of Esther. The book of Esther speaks of how God protects His people. Hallelujah. Sabi niya, "It may not always be the way we think He should, but the book of Esther shows that He is in control even when we don't see Him. In fact, God is not directly mentioned by name in the book of Esther." Kung inyo pong babasahin ang book of Esther, meron po siyang 10 chapters, at kahit isang word na God, or Lord, or Yahweh, or Jehovah, ay hindi po binanggit sa book na ito. Parang kakaiba, di ba? Ito'y pinakakaibang book dahil Bible ito ay Word of God. Pero yung salitang Diyos ay never na-mention, mga kapatid. The Book of Esther is an allegory of the divine romance of God and His people. Ito po ay isang bagay na pwede nating makonsider na may lalim, at ang lalim na ito ay nagpapatungkol sa romance or sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak.
The book of Esther is a microcosm. The thought process of the book leads us to what happens when we are in right relationship with our King. Hallelujah. Ang sabi nga po, ang isang allegory, it is a story, a poem, or a picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning. A microcosm is a community, a place, or a situation encapsulating in miniature the features of something much larger. So habang po pala tayo ilibabasa itong Book of Esther, may nire-reveal na patuloy ang Panginoon na hindi lang siya parang isang fairy tale na story, na isang Cinderella story, na isang pulubi, isang orphan ay nagkaroon ng story ng rags to riches. Kundi it has a deeper meaning to it at yun yung sabay-sabay natin diskubrihin mga kapatid. Ang Bible characters na nandito po sa Book of Esther, una ay si King Ahasuerus. Siya po ang King of Persia. Sabi po, he reigned from India even unto Ethiopia over 127 provinces. Pinag-usapan din po dito si Queen Vashti, the king's rebellious and unsubmissive wife. Siya po yung first queen, mga kapatid. At sunod po ay si Hadassah, or otherwise known as Esther. He is a fair and beautiful Jew na kahit hindi pa nila niya ina-announce kung na siya ay Jewish at tanging si Mordecai lang ang nakakaalam. Her name was changed to Esther to conceal it, yung kanyang heritage, mga kapatid. Si Mordecai, isang Hudyo who lived in the palace, this is the man who raised Hadassah or Esther. He was his uncle's daughter. So technically, pinsan po niya ito si Esther. Si Higgai, the king's chamberlain and the custodian of the house of women in the palace. Si Higgai po yung nangangalaga sa lahat ng mga kababaihan na tumitira sa loob ng palasyo. Si Bigthan and Teresh, ito po yung dalawang eunuch or chamberlains ng hari na sila yung nag-plot ng assassination or tangkang pagpatay kay King Ahasuerus. And then ang isa pang villain sa story na ito ay si Haman the Agagite, an evil man who happened to be a leader over all the other princesses. Sa chapter 1, mga kapatid, ito po ay nagpapakita ng isang banquet or isang piging, isang kainan, isang grand party ni King Ahasuerus para ipakita kung gaano siya kakapangyarihan, kung gaano kalaki ang kanyang ari-arihan. At ang pivotal na nangyari sa chapter na ito, mga kapatid, yung kanyang queen at that time, si Queen Vashti, she refused to attend the certain grand party. And as a result, she was banned from the presence of the king and the search for a new queen began. Hallelujah. Sabi mga kapatid sa chapter 1, this is a record of what happened during the reign of Ahasuerus. Ahasuerus who ruled over 127 provinces from India to Kush. And at that time, Ahasuerus was ruling from Susa, the capital. Sa chapter 1 pa lang mga kapatid ay binanggit na ng Panginoon yung focus ay patungkol doon sa hari. Hindi naman sinasabi natin na si King Ahasuerus ay righteous or gumagawa ng mga moral na bagay, kundi kung titignan natin yung deeper meaning doon sa thought process at kung paano kumilos or nag-behave itong hari na ito, pwede natin siyang i-address na siya yung pag-iisip na ginagamit ng Panginoon. And ang sabi nga po, pag sa chapter 1 pa lang, according sa sumulat nitong Book of Esther, sinabi na agad, he is so great that everyone knows about him, but the book simply stated kung gaano kalaki ang kanyang kaharian. At sinabi niya, he ruled over 127 provinces from India to Kush. Kagaya po mga kapatid sa Panginoon, nung ang Panginoon ay naglikha ng buong sanlibutan, sa first verse pa lang sa Biblia, in the beginning, God. In the beginning, God created the heaven and the earth. So, umpisa pa lang ng mundong ito, nandiyan na ang Diyos, mga kapatid. At walang pwedeng makaunawa kung gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan, kung gaano siya kalaki, mga kapatid. Sabi ko ng Isaiah 6:1, this is what the Lord says, heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house that you would build for me and where will my resting place be? Ganun kalaki ang Diyos, mga kapatid, na itong lupa ay tugtungan lang niya, upuan niya yung kalangitan. Ganun kalaki ang Diyos na ito, mga kapatid. At
At ito'y nagpapahayag sa atin na patuloy na katotohanan that God has no equal. There is no one like Him and none who can compare. Isaiah 45:5 says, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. I girded thee, though thou hast not known me, that they may know. Sabi nga, from the rising of the sun and from the west, that there is none beside me. I am the Lord and there is none else. Ang Diyos na itong pinaglilingkuran natin ay walang katulad, mga kapatid. Saan man tayo pumunta at maghanap, walang maikumpara sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. And sabi po, in the third year of his reign, he gave a banquet for all his officials and ministers and the military leaders of Persia and Media. The nobles and the provincial officials were present. Ang unang ipinatawag niya doon sa kanyang piging, mga kapatid, ay ang mga representative sa kanyang buong lupain. At anong upama ito sa ating, mga kapatid? This is a picture of how God revealed Himself in the Old Testament. He revealed Himself to patriarchs like Abraham, Jacob, Isaac, to prophets like Samuel, to the kings like Saul and David. He showed Himself to representatives of the people like Moses. They had the face time with the king. They talked to the Lord personally, and then they will report back and say to those people na naghihintay ng kung anong sabi ng Panginoon, He's even greater than we thought He is. Di ba noong unang panahon, mga kapatid, hindi kagaya nito, wala silang ganitong klase ng freedom. At nakakapasok lang sa Holy of Holies ay ang High Priest. At very limited lang ang access nila sa Ark of Covenant. Talagang kung hanggang saan lang sila pwedeng makaabot, doon lang sila magstay, mga kapatid, sa tabernacle, sa outer courts. But today, mga kapatid, grabe ang freedom na mayroon tayo. Hallelujah, hallelujah. At ang sabi niya, the closer you get to God, the more you are in amazement of how great He is. The more we get to Him, the more you want to be with Him. And the more you see Him, the more you love Him. Diba? Kung sa atin yung mga kapwa, the more natin nakikita, the more natin minamahal, the more natin nakikilala, the more natin silang gustong makasama, nawa ganyan din ang pag-ibig at relasyon na mayroon tayo sa Panginoon. That we get to Him closer and closer. Hallelujah. Sabi po ng verse 5, when those days were over, the king held a 7-day banquet. Pagkatapos nung 180 days na pinapakita lang niya sa representatives kung gaano siya kaganda yung kanyang kaharian, pwede pinasok nila ang iba't ibang mga yaman ng hari, may 7-day banquet na inihanda ang hari ni si King Ahasuerus for all the people who were present in Susa the capital from the greatest to the least important. Hallelujah! Sabi mga kapatid, a 7-day banquet for all people who were present in Susa the capital. It is a picture of how God wants His people to know Him for themselves. All the people got access to the king's palace. He gives opportunity for everyone to know Him for who He is. Noong unang mga panahon, tanging isa lang ang nakakapasok. Pero ang dais pala ng Panginoon ay open sa lahat ang bangkwet niya, from the greatest to the least important, that everyone may have the chance to know this king and how majestic and great he is. They came on invitation. Ang sabi nga, ang Diyos po ay hindi pwedeng ipaliwanag. Ang Diyos ay paari lang natin makilala kung ipapakilala niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. He must be revealed to us. He has to show you who He is for you to know and understand Him. Dahil tayo bilang tao ay napakaliit na ating pangunawa sa katalinuhan at kalakihan ng Diyos. That's why it is for God to reveal Himself to you. Nung nagpakilala sa iyo ang Diyos at ikaw ay tumugon sa kanyang pagtawa, nandun nag-umpisa ang iyong pakikipagrelasyon sa kanya. Hallelujah. Today, God is still calling people to come to this open banquet. Everyone, from the greatest to the least, the gates are open if you only have a desire to be with Him. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for this freedom. Hallelujah, hallelujah. Ano sabi ng verse 9, mga kapatid? Also, Vashti the queen made a feast for women in the royal house which belonged to King Ahasuerus.
At ang sabi, nung seventh day, dun sa last day ng banquet for all the people, nais naging Ahasuerus na ipakita sa lahat na may nagmamay-ari ng kanyang puso at ito'y wala iba kundi si Vashti. Vashti means beautiful. She was beautiful to look upon kaya gusto siyang ipagmalaki na itong si King Ahasuerus. To bring Vashti the queen before the king with a crown royal to show the people and the princess her beauty for she was fair to look on. Pero ang nakakalungkot, the queen Vashti refused to come at the king's command by his chamberlains. Therefore was the king very wroth and his anger burned in him. Sino tong si Vashti, mga kapatid? Vashti speaks of the Jewish people, mga kapatid. The chosen people of God who refuses to obey God's laws and settled on their own feastings and celebrations, they turned away from God. Dahil mas minahal nila yung kanilang tradition, yung kanilang celebration, yung mga ginagawa nila na para daw ito sa Panginoon. Pero higit nila itong binigyan ng halaga kaysa doon sa Diyos na lumikha at nararapatilang sambahin. The Jewish people, sila yung parang naging kagaya ni Vashti, on the command of the king, they refused to the call of the king. At ito ay nagbigay ng pagkagalit sa Panginoon, mga kapatid. At ano ang nangyari? Sabi po ng kanyang mga seven na advisors, mahal na hari, bakit hindi pumunta si Queen Vashti? Nagrebelde siya laban sa inyong mga salita. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao tungkol sa iyo na wala ang iyong authority? Mas nagbibigay, mas authorized na ba si Vashti para labagin niya ang iyong salita? Mas may kapangyarihan ba siya over you para i-refuse niya ang iyong sinabi? At ito ay nagbigay din ng effect doon sa bawat bahay ng kanilang sinasakupan dahil ang mga asawa ay nagkaroon, ang mga asawang babae ay nagkaroon ng idea na, oh, pwede ko palang pasunurin ang aking asawang lalaki. Pero ang sabi at order po ng Panginoon, the husbands rule over their wives. At itong example na ipinakita ni Queen Vashti na pagtanggi sa hari ay nagkaroon ng ripple effect doon sa sinasakop ng kaharian ni King Ahasuerus. That's why ano ang ginawa nila mga kapatid? Ang sabi nila, dapat alisin sa pwesto si Queen Vashti and replace her of a better queen na kung saan ito ay magsasubmit sa kanyang authority at susunod sa kanyang mga utos. Alam niyo kung minsan mga kapatid, we are caught up with all of the feastings and the celebrations that sometimes we forget about God and our relationship with Him. Masaya na tayo masyado sa ating paglilingkod na nakakalimutan na natin ang tunay na dahilan at kung sino ba talaga ang ating pinaglilingkod. We easily ignore and refuse God's call because we created a banquet for ourselves. Kagaya ni King Queen Vashti, may banquet naman ang hari. Dapat doon na lang siya umaten. Pero ano ginawa niya? Gumawa siya ng sarili niya. Bakit? Pwede rin naman ako magpa-party kasama yung aking mga maiden. Bakit siya lang ba ang pwedeng magsaya? Pwede rin ako gumawa ng sarili ko. And ito po'y hindi naging kalugod-lugod sa hari, mga kapatid. At ano po ang sabi? Vashti came no more before the King Ahasuerus. And sabi pa ng mga advisors, let the king give her royal estate unto another that is better than she. And when the king's decree which he shall make shall be published throughout all his empire, all the wives shall give their husbands honor, both great and small. So ano po ang ginawa mga kapatid? Ibinalik yung authority, in-establish muli ang order. It is a picture of how God chooses. Up now, God chooses not based on ethnicity or blood lineage, but by grace through faith. Ito po isang pagpapakita sa atin mga kapatid na ang Diyos ay hindi na lang ngayon basta tumitingin kung ikaw ba ay dugong Hudyo at ikaw ba ay lahing Hudyo. Kundi dahil sa ginawang pagsuway ng mga Hudyo, ini-open na ito sa Gentiles at tayo ngayon mga kapatid ay nagkaroon ng ibang klaseng pagkakataon na maging spiritual sons and daughters ng Panginoon. Hindi man chosen by blood dahil hindi naman tayo dugong Hudyo but because of the grace of the Lord through our faith in Him. Nandun nagkaroon tayo ng access, mga kapatid. And pwede tayong maging bride. Naging open ito sa ating mga kapatid. Ang sabi nga ng Acts 15:9,
and there had been much debate, Peter stood up and said to them, "Brothers, you know that in the early days God made a choice among you," speaking to the Jewish people, "that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel," tayo po ito mga kapatid, "and believe, and God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us. And He made no distinction between us and them, being cleansed their hearts by faith." Walang distinction, mga kapatid, sa pagtingin sa atin. Tayo ay mga tunay na anak ng Panginoon kung tayo ay nanampalataya sa Kanya. Ang sabi ng Psalms 8:6-9, "All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and glorify your name." All nations, hindi lang Jewish nation, mga kapatid, kundi lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon. In Colossians 3:11, "Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian or Scythian, slave or free, but Christ is all and in all." Galatians 3:14 says, "So that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to us, the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith." Hallelujah. 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 At dito nga mga kapatid, sa story natin, so in chapter 2, a new queen is being chosen. At ano po ang nangyari mga kapatid? After these things, si Haring Ahasuerus ay humupa ng kanyang pagkagalit. At ang sabi niya, magpapatawag siya ng isang beauty pageant kung saan ang bawat virgins, ang bawat maiden, ang buong lugar kung saan siya naghahari ay tatawagin at siselekin kung sino ang nararapat na queen to replace Vashti, and let the maiden which pleases the king be queen instead of Vashti. So ito na mga kapatid, ito na ang pagkakataon upang pumili ng isang bagong reyna na papalit. At masaya-masaya ang buong nation ng Susa, doon sa Susa, sa lugar ng Susa, at noong in-announce na ang lahat ay may equal chance, lahat ay may pagkakataon, siyempre ikaw ba naman, mayaman, mahirap, kahit na hindi dugong bughaw, ay may equal na pagkakataon na maging instant dugong bughaw. Diba? Sino yung hindi maa-amuse? Sino yung, yun nga lang napapanood natin mga kapatid sa mga Cinderella story? Lahat sila ay nag-aagawa na magkasasakay nila yung glass slippers. How much more ito mga kapatid? Ito'y totoong pangyayari sa Biblia. Grabe ang anticipation kung sino ang magiging next in line kay Queen Vashti. At ang sabi po, "In Susan the palace, there was a certain Jew whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamin." Ang sabi po, "And he brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful, whom Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own daughter." Itong si Mordecai, mga kapatid, ay, siya po ay nandun nakaupo lagi sa King's Gate. Siya po ay official or tauhan siya sa palasyo, mga kapatid. At bago nangyari yung pag-select na to, mayroon siyang inampon na bata. At to ay walang iba, kundi si Hadassah. Yun po yung kanyang original name, si Hadassah. Yan, ito po si Mordecai, ito po si Hadassah. At ano po ang kanyang sinasabi lagi kay Hadassah? "Hadassah, you are fair and beautiful. Hadassah, you are fair and beautiful." Bakit po mga kapatid, ganoon yung laging pinapaalala ni Mordecai kay Hadassah? Alam niyo po, itong si Hadassah ay isang ulilang lubos. Kung inyo po malalaman ang history po nung pagpunta nila dito sa lugar ng Persia, mga kapatid, sila po ay exile, mga kapatid. Sila po ay bihag. At kumbaga, wala silang totoong tahanan dahil sila ay biktima ng gera. At ang sabi po, doon sa nangyaring hindi magandang sirkumstansya, namatay ang ama at ina ni Hadassah at siya ulilang lubos. Siya isang biktima, mga kapatid, at isang batang masasabi natin walang maipagmamalaki sa kanyang sarili, kundi yung sinabi lang sa Bible, mga kapatid, that she was fair and beautiful. Kumbaga, yun nga yung lagi natin minsan narinig, maganda lang siya, period. Wala siyang yaman, wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang mga kapatid. Maganda lang siya, period. Yan, si Hadassah.
At ito mga kapatid ay nag-iwan sa kanya ng yung personality niya ay hindi ganoon ka-courageous. Dahil parang siya ay victim sa kanyang pag-iisip. Siya ay victim of unwanted circumstances. Pero itong si Mordecai na nag-ampon sa kanya ay gustong baguhin ang kanyang buhay. Siya ay inampon mga kapatid because she was fair and beautiful. Alam po ni Mordecai na may naghihintay na magandang kapalaran dito kay Hadasa and that she should not give up on her life. Na kahit siya ay ulila at parang wala lang direksyon ng kanyang buhay, still, mayroon pang pwedeng mangyaring mabuti sa kanya. At ano po ang nangyari mga kapatid? Si Mordecai is parang he's a picture of the church. He embraces us with love, nurtures us, and tells us that we no longer need to stay, think, and act as slaves. Mayroong church na nagmahal sa atin, mga kapatid. Mayroong isang Mordecai na nagsabi sa'yo, you are fair and beautiful. You are fair and beautiful. Na hindi ka na alipin ng kasalanan, kundi may nagmamahal na sa'yo, may mag-aaruga na sa'yo, at mayroon ka ng pamilya sa iglesia ng Panginoon. Hadasa, you are fair and beautiful. Alam niyo po ang isang magandang bagay, binanggit kanina, si Mordecai, he is from the lineage of Kish. Alam niyo po, hindi binabanggit yung mga ama-ama or lolo ng lolo ng lolo sa Biblia kung ito'y walang kabuluhan. At ito po ay nagpapahayag sa atin na si Mordecai po ay may alam tungkol sa royalty. At ito po ay dahil si Kish, siya po ang great-grandfather po ni King Saul. At ito po ay naalam natin na si Saul ay ang unang hari ng Israel. And pag sinabing tungkol sa royalty, may alam itong si Mordecai. At siya nga ay nagtatrabaho mismo doon sa Shushan the Palace. So, habang lumalaki po si Hadasa, tinuturuan niya si Hadasa kung paanong magiging isang royalty in the future. She is honed to be someone special up there, mga kapatid. Likewise sa church, mga kapatid, nandito tayo hindi lang para umupo, pumalakpak, sumigaw, mag-enjoy, sumaya. We are being trained to be the perfect bride of Christ, mga kapatid. We are being trained. Tayo ay tinuturuan sa iglesia ito. Nino-nurture tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita upang pagbalik niya, mga kapatid, tayo ay yung maging bride niya. Tayo ay kanyang maging queen na walang blemish, mga kapatid. Hallelujah. At sabi niya, paano mawawala kay Hadasa yung pagiging personalidad niya na siya ay tingin niya sa kanyang sarili, siya ay alipin. Pinalitan ni Mordecai ang kanyang pangalan, mga kapatid. Alam niyo po, ang sabi, ang meaning ng Hadasa, it's a myrtle tree. Siya ay isang maliit na sumusuling na puno. Siya po ay isang klase ng puno na kung baga sabihin natin na bansot, hindi lumalaki kagaya ng isang red oak tree. Kundi ganyan lang po siya kalaki, mga kapatid. Pero tingnan niyo, it was fair and beautiful. Pero ano po sabi ni Mordecai, Hadasa, ikaw ay inampon ko na. I will give you a new name. From now on, you will be named Esther. At hindi mo na muling tatawagin ang iyong sarili na Hadasa dahil hindi ka na alipin, hindi ka na walang kwenta, mayroon ka ng value. Ikaw ay inampon ko na bilang sarili kong anak. At alam niyo po, meaning Esther, it means star. Ano po ba ang star, mga kapatid? Sabi nga po sa astronomy, siya ay nadidetermine ng mga seasons. Ang star ay nagsashine brightest kapag madilim, mga kapatid. Ang star po ay tinitingala doon sa kalangitan at siya ay kumikinang at nagniningning. That's why, from being a slave named Hadasa, she was Esther. She became Esther, who is a star, mga kapatid. At ano po ang nangyari, mga kapatid? Ano po ang sabi in 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Sabihin mo nga po sa iyong katabi, I am a new creature. I am a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Mga kapatid, para kagaya ni Hadasa, God has given us a new name. We are all baptized in the name of Jesus. And all the goodness, all the characteristics ng kabutihan ng Diyos
upon His adoption sa atin through His Holy Spirit, mga kapatid. We can claim it, mga kapatid. We are baptized in the name of Jesus. Hindi na tayo Sister Kendall Ideala, kundi meron na tayong surname. We are named under the name of Jesus. At sabi niya, meron tayong surname, may mga pangalan Jesus sa ating mga forehead. At kapag ito'y nakikita ng ating mga kalaban or kaaway sa Espiritu, sila'y kumakaripas ng takbo dahil alam nila na wala silang magagawa sa isang baptized in Jesus' name na anak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! So it came to pass when the king's commandment and decree ay pinalaganap na sa buong kaharian, at ang mga kababaihan ay pinapunta sa custody ni Higgai, at si Esther ay dinala sa kanyang presensya to the king's house, for he is the keeper of the women. And the maiden pleased him, and she obtained kindness of him, and he speedily gave her her things for purification with such things as belonged to her. At meron siyang pitong mga kumbaga assistant na mapapatulong sa kanyo pag siya lalong gumanda at maging karapat-dapat sa hari. At every time na may makakita kay Esther, mga kapatid, she was preferred and she obtained favor sa lahat ng makakakita sa kanya, mga kapatid. And Mordecai walked every day before the court of the women's house to know how Esther did and what should become of her. Para sa church natin, mga kapatid, may itinalaga tayong mga leaders, may itinalaga tayong pastor, may overseer sa ating kaluluwa, mga kapatid. Kagaya ni Mordecai, who walks every day before the court, kung paano tingnan, what would become of her. Ganun din tayo sinusubaybayan ng ating mga leaders at ng ating pastor. Hindi tayo pinapabayaang mag-isa, kundi tayo ay kinakamusta ang ating mga kalagayan, mga kapatid. Kung tayo ba ay nagpapatuloy pa, that's why may preaching of the word, mga kapatid. That's why nagpapatuloy ang gawain. Because we all want to see what would become of you sa kaharian ng Panginoon. Dahil kami po ay nananampalataya na tayo ay tunay na mga binago na ng Diyos. At tayo ay may kanya-kanyang destiny and portion sa kanyang kaharian. Hallelujah. At ano po ang sabi? Ang bawat isang maiden kailangan dumaan sa purification process. Yan. Akala natin, akala ko nung bata pa ako, nung narinig ko yung story ni Queen Esther, ay parang pumila-pila lang sila dyan. Tapos tinignan siya ng hari, uy, ikaw ang pinakamaganda, ikaw na ang magiging susunod na reyna. Kala ko gano'n, kasi di ba po sa mga pictures, parang laging sa mga books, nakapila lang, kung sino stand out, siya yung, kumbaga sa ngayon, siya ang Miss Universe, siya ang nanalo. Pero hindi pala gano'n, mga kapatid. Sabi ko ng Bible, there were purification days wherein 6 months sila ibababad sa oil of myrrh, and 6 months ulit ibababad sila sa sweet odors and perfume. Hallelujah! 6 months oil of myrrh, and 6 months sweet odors and perfume. Hindi pala siya parang noong dinala si Esther doon kay Higgai, ay parang in-spray-sprayan lang siya ng mga pampaganda, nilagyan na po ano-ano, at parang magic na, ayun na, karapat dapat ka na sa hari. Hindi pala, mga kapatid, kundi 6 na buwan, araw-araw, mga kapatid, meron silang malaking bath or bathtub, mga kapatid. Ito'y punong-puno ng oil of myrrh, at wala silang ibang gagawin doon kundi ibabad ang kanilang mga sarili. Because itong oil of myrrh, mga kapatid, kumbaga isang bitter na ointment. Ito po ay mapait, ito po ay kumbaga makating, masakit ito sa balat, mga kapatid. Pero wala silang ibang choice because ito lang yung tanging paraan upang mabura yung mga blemishes nila sa katawan. Yung mga scars, yung mga hindi ka nice-nice na mga marks, ito ay inaalis, mga kapatid. Because nasabi niya, Ephesians 5:27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ang purification process ay nararapat, mga kapatid, for our perfection. Dahil ito yung kalooban at gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Ito pala ay hindi parang magic na nakarinig ka lang ng isang beses ng salita ng Diyos ay parang isa ka ng saint. Di pala yung ganun, mga kapatid. Maaaring ma-convert ka right at that moment, but it takes a while. It takes a process
para masabi mo talaga na tunay kang tagasunod ni Kristo. Ang purification process natin, mga kapatid, ay kung minsan ay masakit sa balat. At parang ayaw natin magpababad sa oil. Dahil parang gusto natin ay usik-usik na lang, baka naman pwedeng lahid-lahid na lang ng oil. Pero hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. He wants us to soak in the oil of myrrh. Upang anuman yung hindi maganda sa ating mga spiritual nature, sa ating mga physical na nature, ito ay maalis, mga kapatid, at tunay na maging puti tayo sa harapan ng Panginoon. At ito pa ang magandang bagay, sa loob din ng 6 months, kaya pala ang mga maharlika ay talagang kahit pawisan ay mabango, mga kapatid. Dahil 6 na buwan silang ibinababad doon sa pabango. O, di ba? Grabe ng royalty, no? Yung pabango natin, yung kaunting ganito kalaki, talagang napaka-expensive. Pero sila ay drum-drum, ibinababad lang nila ang kanilang mga sarili. Pero anong magiging effect nito, mga kapatid? Kumbaga, yung oil ay parang didikit na sa kanilang katawan, manunot ito sa kanilang kalamnan, na parang after kahit na hindi na sila nakababa doon, everywhere na sila ipumunta, sila parang may mabangong samyo, mga kapatid. That's what the Spirit of the Lord do to us, mga kapatid. Tayo ay nagiging mabangong samyo sa kanyang harapan. Pag tayo ay napuspos ng kanyang banal na espiritu, kahit nasa saan tayo, mga kapatid, naaamoy tayo ng Diyos. Nakikita ng Diyos, nag-i-stand out tayo, mga kapatid. Nakikita tayo, yun na aking anak. Dito mo sa kanyang opisina, siya lang ang bukod-tanging nakapalda doon. Doon sa kanyang eskwelahan, siya lang ang bukod-tanging nagdadasal kapag bago mag-exam. Doon sa kanyang bahay, siya lang ang bukod-tanging na lalaan ng devotion sa akin araw-araw at nababasa ng kanyang mga salita. Doon sa jeep, siya lang ang nagpipray bago umalis ang jeep upang siya ay magkaroon ng safety. Nakikita at naaamoy ng Diyos ang mabangong samyo natin, mga kapatid. Hallelujah! At ano po ang sabi? The king took action over Vashti's rebellion. He addressed the issue and reestablished his authority, the authority of husbands over wives. Paano ito ginawa ng Panginoon para sa ating, mga kapatid? God Himself, He became flesh. The Word became one of us. He knows what we know and He experienced it Himself. Wala tayong maidahilan sa Diyos na ito, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, hindi mo naman kasi alam ang aking nararamdaman. No, mga kapatid. He became one of us. Ang mayroon tayong laman, nagkaroon din siya ng laman. Ang sakit na ating naramdaman ay naramdaman din ng Panginoon. At higit pa ang kanyang tinamo sa krus ng Kalbaryo. The King paid for everything. Yung sabi nung kanina, bibigyan ng hari ng lahat ng paraan upang ma-purify ang lahat ng maiden. Sagot niya ang lahat ng cost. Dahil ang mga maiden naman ay walang pambili ng oil of myrrh at ng mga sweet odor. Pero yun ay lahat ay sinagot ng hari, mga kapatid. Lahat na yun ang gustong maging reyna. Lahat kayo ibababad ko sa pabango and oil of myrrh. Wala kayong babayaran. Everything has been paid for. The King, our Savior, He paid for everything. He paid for everyone's possibility to be His bride. What was just exclusive to the Queen, to the Jewish people, has become available for everyone. The cross, it broke down all barriers, and that is because of the King's great love for us. Hallelujah! Sabi po ng banal na kasulatan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life, mga kapatid. Nais ipaalala sa atin ng Panginoon that we are not here, not because of any other reason. We are here called of the Lord. Higit una sa lahat dahil tayo ay minahal muna ng Panginoon kahit tayo ay makasalanan pa, mga kapatid. At ano po ang magiging reaction natin sa pag-ibig na ito? And now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter, to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ano ang kailangan natin gawin? Alam ko na ang Diyos na ito ay namatay para sa akin at ako'y nagkasala sa kanyang harapan. Hindi sinabi po ng Bible na, men and brethren, ano ang kailangan kong isipin? O kaya, men and brethren, ano ang kailangan kong paniwalaan? Ang sabi po, men and brethren, what shall we do? Anong kailangan natin gawin?
We must do something about it, mga kapatid. At ito po yung ating favorite verse, mga kapatid. Sabi po na Acts 2:38, "Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call." This is our response, mga kapatid. At patuloy natin sinasaad sa mundong ito, sa lahat, lalo na sa bawat saints. Kung mayroon pa sa atin na hindi nagaganap ang utos na ito ng Panginoon, we shall do it as the King commanded us, mga kapatid, for us to repent and be baptized and to receive the Holy Spirit of the Lord. Hallelujah! Nung si Esther po ay handa na pumasok doon sa kaharian ni King Ahasuerus, nasabi po ng Esther chapter 2, "She required nothing but what Hegai, the king's chamberlain, the keeper of the women, appointed, and Esther obtained favor in the sight of them that look upon her." Yung ibang mga kababaihan, mga kapatid, ang dami nilang dinala, ang dami nilang mga accessories na hiningi na makakatulong upang lalo silang gumanda sa paningin ng hari. Maari yung iba yung humingi ng ekstra damit, humingi ng extra babango, ng mas magaganda klase ng paglagay sa buhok, mga kapatid. But Esther required nothing but Hegai, the king's chamberlain, appointed. Walang ibang dinala si Esther, kundi kung ano lamang ang sinabi ni Hegai, mga kapatid. At dahil doon ay nag-obtain siya ng favor sa lahat ng nakita sa kanya. Sino si Hegai, mga kapatid? Hegai is a picture of the Word of God in our lives. It tells us how to be purified and how to be pleasing to the King. Hegai is a picture of the Word of God. Yung iba, mga kapatid, they only want selective obedience. Ayaw nilang sumunod completely sa salita ng Diyos. Na parang ang sinusunod lang nila yung mga bagay na komportable at madali para sa kanila. But anong nire-require ni Hegai, mga kapatid? Kung sinunod lang ng mga babae kung ano ang sinabi ni Hegai, malamang sila ay napili. Pero tanging si Esther lamang ang sumunod completely, exactly as what Hegai said. Mga kapatid, doon sa piging, sa kasal na inihanda ng Panginoon, tanging ang mga sumunod lang completely at totoo sa Word of God, siya lamang ang magiging tunay na Bride of Christ, mga kapatid. Hindi yung selective na pagsunod, kundi yung complete obedience to whatever it is na sinasaad ng Diyos, that is the requirement to be pleasing to our King. Hallelujah! Hallelujah! Yan mo, isang screenshot na nakuha ko, mga kapatid, sa isang pelikula, Esther and the King. At nakita natin na ang ibang mga kababaihan ay nag-trying hard sila na ipakita ang the best of their talents, lahat ng mga gusto nilang the best of themselves, pero hindi sila ang napili ng hari, mga kapatid. And si Esther, na kung ano ang sinabi sa kanyang Hegai na i-prepare at gawin, yun lang ang kanyang ginawa. And she had the favor of everyone in the palace, mga kapatid. The king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins. So he set the royal crown upon her and made her queen instead of Vashti. Hallelujah! Pagpasok pa lang ni Esther, mga kapatid, kakaiba na ang tingin ng hari. Gayan din, mga kapatid, ang Panginoon, kapag nakita na niya kanyang minamahal, alam na niya, sigurado na siya na yun ang kanyang minamahal. I tell you, mga kapatid, as a church, tayo ang mga tunay na minamahal ng Diyos. And God does not change His mind about us. No matter kung gaano man kaliit o kababa ang tingin natin sa ating mga sarili, maaaring nasa kalagayan tayo ni Esther at tingin natin ni tayo ay walang kayang ibigay, tayo ay orphan, tayo ay mahirap lamang, wala tayong pamilya, wala tayong may pagmamalaki sa buhay. But our names has already been changed. We are now Esther. Hindi na tayo si Hadasa, mga kapatid. At kung paano binago ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin, kung paano si Esther ay naging pleasing sa mata ng hari, ganyan din tayo, mga kapatid, sa kanyang harapan sa ngayon. He loved us with an everlasting love. Huwag natin kalilimutan, anuman ang ating gawin, mga kapatid, hindi nagbabago ang pagtingin sa atin ng Panginoon, tunay na tayo ay kanyang minamahal. Hallelujah! Palakpakan natin din sa mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
Kingsgate. Alam niyo mga kaibigan, ang Kingsgate, it is the spiritual realm. It's the spiritual world. Ang church, ang leaders, ang pastor, sila ay laging nakabantay sa gate, mga kapatid. Nandiyan nag-oversee ang ating mga leaders, ang mga mangyayari, nag-oversee ng mga nagpagkaroon ng mga plano bilang proteksyon sa hari, mga kapatid, sa kaharian ng Panginoon. The same way dito sa nangyari kay Mordecai, there was a chance, mga kapatid, na mayroong dalawang chamberlain, si Bigtan at si Teresh, na nagsabi sila na papatayin nila ang hari. At anong nangyari? Narinig ito ni Mordecai, mga kapatid, at ito yung pinaalam nila kay Queen Esther. At ano ang ginawa ni Queen Esther under Mordecai's name at sa kanya pong pagpapahayag? Siya po ay pinaniwalaan ng hari, at ito pong mga ito ay pinahuli. At anong nangyari kay Mordecai, mga kapatid? Siya ba ay pinagyan ng premyo? Siya ba ay tinaas? Hindi, mga kapatid. Hindi siya kinilala, pero ang kanyang ginawa ay isinulat sa aklat ng hari, mga kapatid. It's the same way for us, church. There are times na hindi tayo recognize o maaaring ating ginagawa ay hindi nakikita ng karamihan. But remember, mga kapatid, hindi man ngayon ikaw nirewardan ng Panginoon, but remember that He is rewriting everything dun sa kanyang aklat at darating ang eksaktong pagkakataon na ikaw ay pararangalan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At ano po ang nangyari, mga kapatid? Siyempre, hindi mawawala yung villain dito sa istorya. Ang sabi po, mayroong isang evil one, si Haman. Siya po ay anaslahin ni Agigail. Ang gusto niya ay siya ay sambahin ng mga tao doon sa paligid. At kung sino man ang hindi sumunod sa kanyang magustuhan, gusto niya itong alisin sa kanyang landas. At ito pong si Mordecai ay isang taong masunurin sa Panginoon at alam niya na hindi siya dapat yumukol sa hindi karapat-dapat. At ito po ay nagbigay kay Haman ng isang maitim na bala na dadating ang panahon na lilipulin niya itong si Mordecai at lahat ng kanyang lahi dahil ayaw niya na mayroong mga lahi na hindi luluwad sa kanyang harapan. Hallelujah! At ano ang sabi, mga kapatid? Hindi ko na pumabasa ng mga Bible verses. Ang sabi po, nag-plot si Haman ng isang maitim na bala at ang sabi niya sa hari, alam mo, mayroong isang nation, ang mga Jewish people sa iyong kaharian na hindi naman sila sumusunod sa iyong customs and traditions. Meron silang sariling hari na dinidiyos. Babayaran kita ng mga silver upang idagdag mo sa iyong kaban kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na sila ilipulin at i-destroy. At ano pa ang nangyari, mga kapatid? Si Mordecai, na nakarinig nung balitang yon, siya ay nalungkot, hinapis niya ang kanyang damit, nagsuot siya ng sackcloth, at siya ay umiyak ng umiyak doon sa harapan ng sa palasyo, at narinig ni Esther, sino umiiyak? Nakita niya si Mordecai, naku, ito ang ating ama, ay umiiyak, nakakahiya kapag nakita ng mga tao na ang ama ng reyna ay nandoon, na nawala sa kanyang sarili, gumago na eksena doon sa labas ng palasyo. Pero ito po yung nagpahayag sa isang messenger at sinabi na, kaya kailangan niyang pumasok at mag-present sa hari ay dahil may maitim na balak si Haman. At kung hindi siya papasok doon sa palasyo at harapin ang hari at mag-plead para sa kanyang buong lahi, ay hindi sila magkakaroon ng kaligtasan. Ano ang sabi, mga kapatid? Itong si Queen Esther, siya ay nagtawala ng confidence, mga kapatid. Sa loob ng 30 days, hindi pa siya tinatawag ni King Ahasuerus. At mayroon pong batas noong unang panahon na kung sa loob po ng 30, na sa loob po ng mahabang panahon ay hindi ka ipinapatawag ng hari at kung walang announcement na ikaw ay ipinapatawag, hindi ka pwedeng basta magpakita. At kung nakita ka doon na wala ka namang permiso, ikaw ay direktang pwede kang patayin. Ganon nila pinapahalagahan ang presence ng kanilang hari, mga kapatid. At si Queen Esther, para bang siya ay nagkaroon ng doubt sa kanyang pag-iisip na pag pumasok ako doon, papatayin na ako ng hari. Hindi pa sapat yung aming naging relationship para masabi ko na magugustuhan talaga niya ako. Dahil 30 days, hindi ko siya nakita. Paano kung hindi na pala niya ako gusto? Paano kung hindi na pala niya ako mahal? At mas mahal na niya yung ibang mga nakita niya na kababaihan? Sabi ko, mga kapatid,
It's only a matter of time until our old habits and thought patterns start crumbling back, even our guard down, our flesh weights over us. It's only a matter of time na parang kapag matagal ka nang wala sa presensya ng Diyos, matagal mo siyang di kinausap, matagal mo siyang hindi naramdaman, nandoon na kahit ikaw na si Queen Esther, at kahit nasa iyo na ang korona ng hari, ay nandoon pa rin ang pagdududa mo na, pag pumasok kaya ako sa kaharian, ma-accept kaya ako ng Panginoon, ma-accept pa kaya ako ng hari, kalulugdan pa rin kaya niya ako sa kabila ng hindi naman kami nagkaroon ng constant communication. We must stay current in our relationship with God, mga kapatid. We must have faith in Him. Let us not act based on how we feel, but let us act based on what we know that He said in His Word. God is faithful even in our unfaithfulness. Hallelujah! 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 Alam niyo, mga kapatid, maaaring hindi pa kayo nandoon sa sitwasyon na ito na aking binanggit. But I tell you, bilang normal na Kristiyano, darating po sa atin ang mga pagkakataon na parang pakiramdam natin na malayo tayo sa Panginoon at pakiramdam natin na 30 days na siyang hindi nagpaparamdam. Nagpipray naman ako, pero bakit parang walang kasagutan? Mayroon pa kayo naghihintay na pag-asa sa akin na kalulugdan ako ng Panginoon. Si Esther, mga kapatid, ay nandoon din sa ganong turning point. Pero sinabi ni Mordecai sa kanya, itong ating key verse kanina, isipin mo ito, Esther, kung hindi ikaw ang gagamitin ng Panginoon, may ibang gagamitin upang iligtas ang kanyang sambahayan. At sino ba ang makapagsasabi na kung kaya ka nandiyan at ikaw ang naging reyna for such a time as this, na kaya ikaw ang inilagay dito dahil may plano ang Diyos sa iyong buhay. Brother and sister, kapag nandyan na ang pagkakataong tinatawag tayo ng Panginoon upang magsalita on His behalf at ipagtanggol ang kanyang kaharian, sino nga ba ang mga magsasabi na kaya tayo inilagay ng Diyos sa lugar kung nasaan tayo upang tayo ay tumayo at sambitin at angkinin ang kanyang pangako, mga kapatid? For such a time as this, let us act based on what we know, not based on how we feel. Totoo ito, mga kapatid, at naranasan ko din sa aking buhay, na parang pakiramdam mo, malayo ka sa Diyos, at pakiramdam mo, hindi ka karapat dapat sa Diyos. Na parang kahit gaano sabihin sa atin ang Word of God, ng Panginoon, you are fair and beautiful. You are fair and beautiful. You are fair and beautiful. Look at all the promises I have in my Word. You are fair and beautiful. Pero still nandun yung ating mga kalooban na nahihina. Let us remember Esther, mga kapatid. How he took courage. How she took courage. At ano kanyang very remarkable na sinabi. Sige, gagawin ko ito. At ang sabi niya, invite ko ang lahat ng aking mga kalahi. Tulungan niyo akong manalangin. Let us fast and pray. Mag-prepare tayo spiritually. Ihanda natin ang ating mga kalooban at papasok ako doon sa kaharian. And if I perish, I will perish. Kung ako'y mamatay, kung itong maging dahilan at kapalit ay ang aking corona, ang lahat ng karangyaan na mayroon ako, if I perish, I perish. Gawin natin ito ng my courage, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, na anuman ang dadating sa ating mga buhay, magkaroon tayo ng kaibang tapang na kagaya ni Esther. Na huwag na nating alalahanin pa si Hadasa ng ating buhay, kundi lagi nating isipin that we are Queen Esther. We are made to be fair and beautiful in the sight of the Lord. Nandyan si Mordecai, taga-encourage. Nandyan ang church, mga kapatid. Lumapit tayo sa church, lagi tayong sumimba. Kung kailan tayo tinatamad pumunta sa prayer meeting at Bible study, lalo nating hilahin na ating mga paa, mga kapatid. Kung wala si Mordecai sa buhay ni Esther, maaaring ang buong sambahayan niya ay namatay na. Salamat sa Iglesia ng Diyos. At salamat sa gawain, lalo na sa bawan na nagpatuloy, na hindi tumigil sa paghayo. At nakikita natin na umabot ang gawain hanggang Batangas City. Salamat sa mga tinawag ng Diyos na nagpatuloy at hindi sumuko, mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! At nung lumapit si Queen Esther doon sa trono ng hari, nakikita
program with the queen. Sabi niya, mga kapatid, if you go, you'll win. If you go, you will win. At ang Diyos ng mga kapatid ang bahala sa lahat ng mga sagabal ang hadlang sa ating mga landas. Si Haman, mga kapatid, ang end na kanyang story, in the end, siya ay lahat ng accuses na ginawa niya sa Jewish people, ito ay bumalik sa kanya, mga kapatid. At alam niyo ba yung pakalinis, yung galit niya kay Mordecai, ito'y hindi nagtagumpay. At si Haman pa mismo ang tinanong ng hari kung ano ang mabuting gawin kay Mordecai. Na isang beses ang hari, mga kapatid, ay sa kanyang pagtulog, inaalala niya sa pagbabasa ng kanyang scribe, mga taong gumawa ng mabuti kay King Ahasuerus. Dumating ang perfect time para kay Mordecai, mga kapatid. Siya ay pinahalagahan ng hari, siya ay nirewardan. At si Haman pa mismo ang tinanong kung ano ang dapat gawin sa isang taong tulugdan ng hari. At ang sabi nga ni Haman, dahil akala niya ay siya yung kalalulugdan ng hari. Ang sabi niya, siya ay ilagay mo sa isang chariot, siya ay suotan mo ng mararangyang damit at hayaan mo ang mga tao ay mag-purihin siya at siya ay kinalulugdan mo. At ang sabi niya, sige, gawin mo yan kay Mordecai. Ipinahiya ng mga kapatid si Haman. Ganyan gagawin ng Panginoon sa kaaway natin, sa kaaway ng ating kaluluwa. Everything that He has against us, mga kapatid, ay mapapahiya ang kaaway. Because hinayaan lang siya ng Panginoon noong una. Hayaan niyang magkaroon ng unwanted circumstance, ng threat sa buhay ng mga Hudyo. It's meant for good, mga kapatid. Dahil because of that, may isang Esther na tumayo sa kanyang pananampalataya. Kagaya natin, mga kapatid, inaalam lang ng Diyos ang mga circumstances sa ating buhay because He wants us to take courage like what Esther did, na tayo ay tumayo to go in to the throne room of God and win the victory, a truly inevitable victory, mga kapatid. We are stars, mga kapatid. At lastly, mga kapatid, I want to encourage and emphasize today, don't be a shooting star. Diba si Esther, it means star. Siya ay nandoon, nagdingding siya sa kaharian at siya ay naging savior ng kanyang mga kalahi. Don't be a shooting star. A shooting star is really a star, but it's burning out. Ang shooting star ay isang napakagandang tanawin, lalo na kapag may meteor shower, na isang biglang kinam, biglang ganda. Pero ito ay unti-unting nawawala sa ating mga paningin. Let's not just look back and say, but that Bawan says, let's not just look back and say, those were my prime days. I was really successful back then. Wag lang natin tanawin ang likod at sabihin na, yun, ganun ako noon eh. Napakainit ko sa pananampalataya. Lagi akong lumulod. Lagi ako napupuspos ng banal espiritu ng Panginoon. Ganon din ako eh. Nakatungtong din ako sa altar. Ako ay ginagamit din ng may pangyarihan. Let's not just look back and say, those were my prime days. Bawan since, tayo matagal na naglilingkod sa Panginoon. Pero nawa, huwag lang natin masasabihin na, noon, ganito kami. Noon, ganyan ako. Noon, ganito kalakas ang aming pagpupuri. Noon, ganito kadami ang mga kasama namin sa church. Esther showed us that we can come back over and over again to the king. She did not just expose Haman and reverse the laws, but she continued coming to the throne room even after the battle was won. Ilang banquet yung pinatawag ni Queen Esther, mga kapatid? Nakadalawa siyang banquet. Hindi lang unang beses siyang dumapit. I believe sa pangalawang paglapit, she also came unannounced. Hindi siya muling ipinatawag. Pero grabe na yung courage niya, di ba, mga kapatid? Nung bumalik siya ng unang beses, siya ay medyo takot, nandoon ang kanyang pag-pray and fast. Pero nung pangalawang beses at nung paulit-ulit pa siyang bumabalik, grabe confidence na ang mayroon sa kanya. Ganun din tayo bilang church, mga kapatid. God is inviting us to come boldly into His presence, mga kapatid. Oftentimes, we are at best when we are faced with trials and difficult situations because we don't have any options. Sabi niya, Mordecai said, if you can go in, then you will die too. And Esther said, alright, I will.
Pero sabi mga kapatid, it does not need for the world to fall apart first before we get back to our knees. When we only get back to the throne room and say, unless God gets me out of this, I am suddenly going to die. Sabi ni Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Don't be a shooting star, mga kapatid. Let us continue in our love relationship with the King. He is just waiting for us in the throne room. He is ready to give us what we need if we'll just meet Him there. If you go in, you will win. Bawat saying, if you go in, you will win. Kung papasok ka lang sa trono ng biyaya ng Diyos sa buhay mo ngayon, surely there is inevitable victory. Nakaabang na ang hari na lubos na nagmamahal sa'yo at inaantay lang kung kailan ka papasok doon sa kanyang trono. At times, hindi muna nagpaparamdam ang Diyos, mga kapatid. At times, para bang tahimik ang Panginoon. But it doesn't mean na hindi na tayo mahal. It doesn't mean na hindi na makikinig ang Diyos. He still loves us the same way. He is still for us and He is still faithful even in our unfaithfulness. Hinihiling ko po na tayo ang lahat ay tatayo, mga kapatid. Oh God, Jesus. The book of Esther has so much hidden meaning, mga kapatid. At kung ating itong pag-uusapan, magkakaroon ba tayo na maraming series of Bible studies. But nawawag, mga kapatid, ito'y nakapag-ignite sa inyo ng isang klase ng interest na there's something more in the Word of God if you just dig into it and that you are always welcome in the throne room. At doon sa throne room na yan, mga kapatid, hindi tayo parang nagmamakaawa, hindi tayo parang kawawang-kawawa, but we will come to the throne room of the Lord with boldness, with confidence, like the Queen Esther. Ano bang hawak ni Queen Esther? Ang hawak lang niya, mga kapatid, at that point, ay ang kanyang pananampalataya sa pag-ibig ng hari sa kanya. Sa ating Christian life, there will come a point in your spiritual walk with God na makakalimutan mo na ang iyong past victories, na makakalimutan mo na dahil ka pala naging ganoon at ang panghahawakan mo na lang ay ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa'yo at hindi ka niya iiwan at hindi ka niya babayaan. And truly, mga kapatid, this simple word will break us through, mga kapatid. Just the thought that somebody loves us for who we are, mga kapatid. It's more than enough reason for us to continue walking and having a relationship with His King. Hallelujah, 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 hallelujah. Nandito po ang bawat sins, Panginoon. Kasusunod na linggo, Lord, we will be celebrating our anniversary. Ito po ay pag-alala ng iyong kaputihan sa mahabang panahon na may isang iglesia mag itinayo sa lugar na ito. Na dito sumuloy ang katotohanan. Ito ay naipahayag hanggang sa Batangas City. Ito po, Panginoon, ang aming ina at ito ang pinagsimula ng lahat, O Diyos. At alamin ko, O Diyos, sa bawat isang kapatiran ng bawat ugat. Na kami, Panginoon, sa pagkakataon ito, ibigin mo lalo ng boldness to come at the throne of your grace. Na lalo kami lagi, Panginoon, lalapit sa iyo ng may tapang, Panginoon, na maaari namin hilingin ang anumang bagay na kailangan namin mula sa iyong trono, O Diyos. Alisin mo, O Diyos, ang mga mentalidad, Panginoon, ng nakaraan, ang mga negatibong pag-iisip, mga bawat isang mga kapatid na maaaring ang aming pag-iisip ay kami ay mahihina, maaaring kami ay naliliit sa aming sarili at wala kami kayang ibigay. Lord, alisin mo ang mga bagay na ito, O Diyos, kundi patuloy mong iparamdam ang iyong banal na Espiritu at iparamdam mo sa amin, Panginoon, na kami yung mga natatanging, yung mga tinawag at bawat isa sa amin, O God, ay may inilagay kang Espiritu
na mayroon kaming kayang ilagay, Panginoon, para sa iyong kaharian. Maliit man ito sa paningin ng iba, pero Panginoon, nagdagan mo ang aming pananampalataya na mayroon kaming kayang gawin para sa iyong kaharian. Lord Jesus, yung sabi mo sa iyong mga salita, na anumang kalagan namin sa lupa, O Diyos, ay kakalagan mo sa langit. Today, O God, under the authority of your word, hayaan mo, Panginoon, ginagamit mo, Panginoon, ang iyong mga salita na yung ipinahayag sa iyong lingkod, O God. Nung iyong sinabi, O God, sa iyong mga salita, na anumang sampitin namin, Panginoon, ito ay magkakaroon ng katuparan kung kami ay mananampalataya. O God, I pray that there will be spiritual barriers and bawat sins today, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maaaring walang masyadong ingay, walang masyadong iyak o hagulgol. But we are not acting based on how we feel today, O God. We're acting based on what we heard, that is your word, O God. Kami na ito, aking pananampalataya, O God. Nabibigyan mo ng breakthrough ang bawat saints, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mag-uumpis ng muli, lumakad sa trono ng iyong mga biyaya, na may nakahanda kang napakaraming pagpapala para sa bawat isa, that the best is yet to come for this church, O God. Hallelujah, 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 Lord. Kaya kung gamitin namin yung pagkakataong ito, pakipanalangin yung mga dati namin kasama, O God, na wala dito. As a church, I am fair and beautiful. I am